Sarap talaga ng buhay kapag nag-hotel ka. Teka! Asan yung anak ko? Joshua? Asan yung anak ko? Ikatabi ko lang yung kanina dito? Baka umalis na naman yun. Kaya Marian, pasok ka sa room namin. Joshua? Maganda talaga. Oh, Joshua! Saan ka galing? At saka, sino yung kasama mo? Ay, Mami! Si Marian po! Hello po, Aling Miret. Bakit may pinapasok dito? Alam mo namang bawal magpapasok ng mga bata dito sa room. Palisin mo yan. Mami, saglit lang naman siya dito. Uuwi naman siya kaagad. Opo, tita. Saglit lang naman po ako dito. Tumingin lang naman po ako sa room nyo kung maganda ba. Ah, basta! Pauwiin mo yan, Joshua! Alam mo namang bawal dito. Pauwiin mo yan! Sige na nga. Tara, Marian, hinahatid na kita sa labas. Pero Joshua, gusto ko pa magstay sa room nyo. Kaso nagagalit si Mami. Tara na! Sige na nga. Wakas! Umalis na rin yung batang yun. Makapagpanood nga ng TV? I can show you the world. Shiny, shimmery, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart this time? Mickey, tingnan mo si Queenie o kumakanta. Ano kayang ginagawa niyo? Naglalaro siguro yan. Naglalaro? Parang. Tara, takutin natin. Ayan! Perfect! Natapos na rin yung bato kong pinagpatong-patong. Sige, Mickey, takutin na natin. Paano? Ganito, gayahin mo ako, ha? Ayan, babatuhin ko na to. Ay, hindi pa rin tumalab, Mickey. Ganito na lang. Sirain na natin yung ginawa niya. Ayan, tara na, sira na. Mahal na mahal talaga ako ng asawa ko. Nag-ingon siya sa akin na saging at saka apple. Sarap. Mamaya ko na itong kakainin. Ang sarap naman. May mga patay gutom pala dyan. Alis kayo, alis! Alis kayo mga bata, alis, alis! Alis, alis, alis! Lamot! Mga patay gutom yung mga batang yun. Para sa akin lang to, bigay to ng asawa ko. Marian, ang daming prutas dun, oh. Ang damot niyang si Aling Miret na yan. Kapag manghingi tayo, hindi tayo bibigyan. Ako bahala, tara. Thank you talaga, mahal. May kiss ka sa akin mamaya. Magandang umaga, Aling Miret! Anong maganda sa umaga? Nung nakita ko kayo? Ang sungit mo naman, Aling Miret. Umaga pa, ho. Masisira yung beauty mo. Ano ba kayo? Nambubula na naman kayong mga bata kayo. Ay, hindi po, Aling Miret. Ang ganda niyo po, Aling Miret, kahit bagong gising pa po kayo. Talaga? Wala pa nga akong hilamos.
Kamukha mo nga po si Marian Rivera kahit wala pa kayong hilamos. True, Alim Meret. Aminin. Talaga ba? Sakto. Marami akong prutas dito. Kumuha kayo, kumuha kayo. Kuha, kuha. O, kuha na kayo, kuha. Kamukha ko pala si Marian Rivera kahit wala akong hilamos. Dapat malaman to ng asawa ko mamaya pag-uwi niyo. Hindi alam niya, Aling Meret, binibola lang natin siya. Uto, uto, eh, hindi niya kamukha si Marian Rivera. Kamukha niya si Milay. Ibana, kunin natin yung hinog na mangga kina Aling Meret. Kasi nakita ko si Aling Meret. Umalis, walang tao sa bahay nila. Sure ka? Umalis si Aling Meret? Oo, tara kunin na natin yung mangga, baka maunahan pa tayo ng iba. Sige, tara! Mami, punta muna ako sa likod. Ah, sige anak, balik ka agad ah, kasi kakain pa tayo. Opo. Ito yung sinabi ko sa'yo, di ba, hinog na? Sige, kunin na natin. Saan na ba yung anak ko na yun? Kanina pa yun dito sa likod ah. Kakain na kami. Iba na, dalian mo sa pagkuha. Teka. May mga bata dun na, kinukuha yung mangga namin. Parang hinog pa to. Hindi pa to hinog. Hi! Ano yung ginagawa nyo, ha? Ah, Aling Meret. Tinigyan lang namin kung hinog na ba. Sabi mo nga yan, umalis ang mangga. Akala ko nga rin. Tinignan. Eh bakit yung hinawakan? Siguro kukunin nyo yung mangga ko, no? Ah, hindi po, Aling Meret. Tinignan lang po talaga namin kung hinog na ba. Oo nga po, Aling Meret. Wala po talaga kaming balak na nakawin yan. Talaga ba, Marian at Ivana? Sigurado ako kapag nahinog yan. Babalikan nyo yan. Ah, hindi po, Aling Meret. Hindi pa talaga namin to kukunin. Nagkamali pala kami. Sa kabila pala kami kukuha. May balak pala kayong nakawin yung mangga ni Maring Corazon? Sige, humanda kayong dalawang bata kayo. Isusumbong ko kayo kay Maring Corazon. Tara na, Marian. Parang isusumbong tayo. Tara. Ana, sabi ng mami ko, nung pumunta siya sa mall, nakita niya si Aling Meret, may kasamang lalaki. Lalaki? Baka asawa niya. Hindi. Hindi naman asawa ni Aling Meret yung kasama niya. Ibang lalaki. Hala? Ibang lalaki? So, ibig sabihin, may kabit si Aling Meret? Tumpak ka dyan, Ivana. Kaya ipagkalat natin ko sa buong barangay. Para masama naman yung pinabalak natin. Hindi. Hindi naman malalaman ni Aling Meret. Oo nga, no? Sige, pagkalat natin. Anong lulutuin ko ngayon para may pang-ulam kami ng anak ko at ng asawa ko? May kabit si Aling Meret. Ano yung narinig? Oo nga, may kabit si Aling Meret. Hindi siya naawa sa asawa niya. Kayo na naman. Ano yung narinig ko? Tayo ni Aling Meret. Ay, iba ata yung narinig nyo, Aling Meret. Wala po kaming sinabi na may kabit. Anong kabit? Kayo po, Aling Meret, may kabit daw po kayo. Sabi ni Marian kasi nakita daw po kayo ng mami niya na may kasamang ibang lalaki sa mall. Ano? Tama ba yung narinig ko? Opo, Aling Meret. Hindi po ako nagsisinungaling. Iba na, bakit mo sinabi? Totoo naman eh. Chinichismis na naman ako ng mami mo na yan. Humanda yan sa akin mamaya. Susugurin ko yan sa bahay niyo. Lagot ako nito kay mami. Dapat hindi ko na lang sinabihan si Ivana. Sabihan mo yung mami mo ah, na wala akong kabit. Yung lalaking kasama ko sa mall, asawa ko yon. Baka yung mami mo, siya yung may kabit. Lagot ka, Marian. Nagkalit na tuloy si Aling Meret. Alam mo ba sa ginawa ng mami mo? Sa pag-chismis sa akin, pwede siyang makulong. Kaya humanda yung mami mo, ipapakulong ko yan!
Ayoko makulong yung mami ko. Chismis pa more. Mare, di ba yan yung anak ni Corazon? Nagbago na ha? Iba na yung buhok? Oo nga, Mare, no? Iba talaga pag may jawang apam. Sana all talaga. Kaya ikaw, Mare, yung anak mo, hanapan mo ng apam. Na, malabo yun, Mare. Yung anak ko kasi takot sa apam kasi malaki yung ano? Oo nga, no? Sabi-sabi nga ng iba. Buti naman kinaya ng anak ni Corazon yung ano ng apam. Uy, Mare, hinaan mo naman yung boses mo. Baka marinig tayo ng anak ni Corazon. Ay, malakas ba, Mare? Sorry. Sana all may apam. Uy, Mare, huwag ka magbensyo ng apam. Baka marinig tayo ni Queenie. Bakit narinig ko yung pangalan ko doon? Pinag-chichismis na naman ako ni Aling Susan at saka si Aling Mirit ba yan? Hoy, mga chismosa! Ako ba yung pinag-chichismisan nyo? Rinig na rinig ko doon yung pangalan ko. Ayun na nga yung sinasabi ko. Sabi ko huwag kang magbensyo ng pangalan, Mare. O bakit, Queenie? Ikaw lang ba yung may apam dito sa bayan natin? Hindi. Eh bakit narinig ko yung pangalan ko? Palibhasa kasi, yung mga anak nyo, walang jowang apam. Mahirap kasi humanap ng apam. Praktikal na tayo ngayon. Utak yung gamitin natin. Makaalis na nga. Isa-shopping pa ako ng apam ko. Mainggit kayo. Ang taas naman ang tingin sa sarili niya. Porket may apam siya. Oo nga, Mare. Akala mo naman kung sino. Sa apam lang naman umaasa. Nanggigigil talaga ako sa batang yan. Yung anak ni Corazon na yan. Tara na nga, Mare. Tara. Hay nako, may pag-asa pa ako. May pag-asa ko sa'yo. Uy, Maring Miret, samahan mo naman ako sa bahay ni Maring Corazon. Ay di puta, nakakagulat ka naman, Mare. Ano bang gagawin mo doon? Ay, si Mare naman. Alam mo naman kung pumunta ako sa bahay niya, mangungutang ako ng pera. Mangungutang ka na naman, Mare? Kahapon, umutang ka. Ngayon, umutang ka na naman. Ay, ano ka ba, Mare? Naubos na kasi yung inutang ko kahapon. Nag-shopping kasi kami ng anak ko kahapon. Sige na, samahan mo naman ako. Sige na nga. Tara. Ay, ayan na pala si Kumare. Kumare! Anong sa atin, mga Kumare? Yung dating gawe pa rin, Mare. Ano ka ba? Ah, uutang ka? Oo, pero hindi ako ha. Ito si Kumare, uutang daw siya sa'yo. Ah, ganun ba? Ikaka-utang niya lang kahapon ha. Naubos kasi kahapon, Mare. Nag-shopping kami ng anak ko kahapon. Sige na, Mare, pautangin mo naman ako. Babayarin ko next month. Kasi magpapadala yung apam ng anak ko. May apam na pala yung anak mo, Mare? Sige. Ay, may afam na pala yung anak mo. O siya. Papautangin kita. Magkano? Ano lang, Mare? 20,000? 20,000 lang? Bakit hindi mo nagawing 100,000 para hindi ka na pabalik-balik umutang sa akin? Gawin mo ng 100,000, Mare? Ah, sige na nga. Kung okay lang sa'yo, Mare. Okay lang yan, Mare. Babayaran mo naman. Ito na yung check yun. Sige, Mare. Babayaran ko to next month. Tara, Mare. Tara. May asap na pala yung anak ng kumare ko. Swerte. Ang swerte talaga nila sa apam. La, 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 la. Maring Susan! Uy, ano yun? Maring Meret, may kailangan ka ba? Oo, may kailangan ako sa'yo. Mangingi sana ako sa'yo ng malunggay. Kung pwede sana. Oo, okay lang, Mare. Basta huwag mo lang ubusin. Ah, sige, Mare. Kunti lang naman kukunin ko.
Uy, Mare, sakto. Maichichismis ako sa'yo. Mainit-init pa. Uy, ano yun, Mare? Sige, dalian mo. Habang walang tao dito, walang makakarinig sa atin. So ito na nga, Mare. Alam mo ba si Corazon, yung anak niya? May apam! Dinala niya sa bahay nila kahapon. Nakita ko, kitang-kita ng dalawa kumanta. Hala, totoo yun, Mare? Kaya pala nagpapautan sila ng pera? Kasi galing pala yun ng apam? Oo, Mare. Galing lang yun sa apam. Umaasa lang si Corazon sa apam ng anak niya. Sa bagay, pineperahan lang nila yung apam. Uy, Mare, baka may makarinig sa atin dito. Hinaan mo naman yung boses mo. Nagpapadala na naman ang apam ng anak ko ng $1,000. Mamaya. Paki ko, kung marinig ni Corazon, eh totoo naman na umaasa lang sila sa apam. Chinichismis na naman ako ng mga kumari ko. Lagot sila sa akin. Uy, Mare, hindi ka ba natakot kay Maring Corazon? Alam mo naman yung bunganga niya? Parang kumakain ng tao? Hindi. Ako ba yung chinichismis niyo? Patay. Maring Corazon, kanina ka pa dyan? Ngayon lang. Pero yung mga bunganga niyo, pinagchichismis niyo na naman ako. Abot hanggang dulo ng tenga ko. E ano naman ngayon? May afam yung anak ko. Palibhasa yung mga anak nyo. Wala mga jowa! Ouch! Ano ka ba, Mare? Iba yung narinig mo, yung chismis namin ng kumare ko. Ang ganda-ganda mo na. Ikaw yung pinakamagandang babae dito sa ating baryo. Oo, Mare. Totoo yun. Ah, ganun ba? Salamat. Dahil dyan, papautangin ko kayo. Sumunod kayo sa akin. OMG, Mare, papautangin niya tayo. Tara! Ang sarap-sarap talaga ng mangga ko. Sana walang makakita sa akin na kumakain ako ng ganito. Anong walang makakakita sa'yo, Marian? Eh, nasa harap mo ko. Ay, nandyan ka pala, Queenie. Hindi kita nakita kaagad. Sarap naman ang kinakain mo, Marian. Pahingi naman ako ng mangga mo. Sabi na nga eh, manghihingi ka sa mangga ko. Eh, konti na lang to eh. Malaki pa kaya yan, Marian, kasing laki ng moon. Pasensya na talaga, Queenie. Eh, konti na lang talaga tong mangga ko. Mag-order ka na lang si Shopee. Wala akong pera pang order sa Shopee, Mariani. Eh di manghingi ka sa mami mo. Ikaw talaga hindi ka nag-iisip. Kaso, matagal pa dumating pag mag-o-order ka sa Shopee. Bigyan mo na lang ako, kunti lang naman yung hihingiin ko eh. Nakikita mo ba ta, Queenie? Oo, mangga. Tingnan mo oh, ang liit oh. Malaki pa kaya yan? Madamot ka lang talaga. Hindi ako madamot, no? Pag malaki to, bibigyan talaga kita. Ah, madamot ka, Marian. Madamot ka, madamot ka, madamot ka. Madamot ka, kahit sa school, nandamot mo. Sige na nga, bibigyan na nga lang kita. Isang bite lang, ha? Talaga? Sige, isang bite lang. Bakit nilunok mo lahat? Sabi ng one bite lang eh. Ang laki talaga ng bibig mo. Po, paano ba yan, Marian? Madumi na yan, akin na yan. Sige, bye! Ay, ang mangga ko. Nilunok lahat ni Queenie. Ang ganda ng view dito, Queenie, no? Tapos ang ganda pa magtambay dito. Sarap ng hangin, maliwalas. Maganda nga yung view, tapos maliwalas yung hangin. Nakakapagod naman umakyat dito sa Mount Everest. Okay lang yun, at least nakarating tayo dito. Oh, anong gagawin natin dito?
magtatambay lang tayo dito sa Mount Everest. Wala tayong gagawin. Magtatambay lang? E ano bang ibang gagawin natin? Magchismis. Ay, oo nga. Tama si Lindy May. Magandang ideya yan. Chichismis natin yung buhay ng ibang tao. Maganda yun. Eh, sino naman yung chichismisan natin? Eh, di sino pa ba, Marian? Eh, di si Mickey. Di ba wala siya dito? Baka malaman niya. Paano malalaman ni Mickey? Ang layo-layo natin. Oo nga. Hindi naman malalaman ni Mickey na chichismis natin siya. I-chichismis ko na yung latest about sa kanya. Ano ba? Ano ba yung latest sa kanya? Diba nung nakarang araw pumunta si Mickey dun sa kwarto ko? Diba may pagkain ako dun sa cabinet ko? Kinuha niya lahat. Tapos pagtingin ko, ubos na, wala na! Ay, kaya pala, Queenie, nung paglabas ni Mickey sa bahay niyo, nakita ko siya, ang daming pagkain dala-dala niya! Madamo talaga yung Mickey na yan. Kaya sa susunod, Marian, at saka Lindy, huwag niyong papapasukin yung Mickey na yan sa bahay niyo. Kasi magnanakaw yan ng pagkain. Tingnan mo ngayon, Chan, ang laki-laki na. Ayaw ko na siya maging friend. Ako rin. Kaya satin-satin lang to, ha. Huwag niyong ipagkalat, ha, yung nalalaman niyo sa akin. Ha? Huwag niyong ipagkalat. Baka lagot ako. Alam mo naman yung mama niya. Laki ng bibig. Oo, i-close lang yung mouth namin. Zipper. Dapat lang ha, close nyo lang yung mga bibig nyo. Saan kayo si Queenie? Baka nauna na siya kumuha ng apple. Ang dami kong nakuha ng apple, oh. Ang dami, tapos sinog na sila lahat. Aray, ah! Aray, ang sakit, aray, aray. Tulong, aray. Aray, tulong. Ano ba yun? Tulungan niyo ako, ang sakit lang pa ako. Aray, ang sakit lang pa ako. Aray, ang sakit. Queenie, anong nangyari sa'yo? Yan kasi, sabi ko naman sa'yo na sabay na tayo manguha ng apple. Ayan, tuloy na dapa ka. Ha, Marian, tulungan mo ko. Ang sakit ng paa ko. Sige na, Marian, tulungan mo ko. Hindi ako makatayo. Yan kasi, yung lampalampa mo kasi. Wait lang, ha. Kukunin ka muna itong mga apple. Unahin mo ba talaga yung mga apple? Unahin mo naman ako. Ang sakit ng paa ko. Mamaya mo na yan kunin. Wait ka nga! Tulungan naman kita. Sige na nga. Aray. O ito pa, ang dami ko kunin mo. Tapos ka na, Marian? Oo. O sige na, tulungan mo na ako. Tulungan mo sarili mo. Sige, mauna na ako. Salamat sa mga kinuha mong apple, Queenie, ha? Ah, Marian, wag mo kong iwan dito. Hindi ako makatayo yung mga apple ko. Balik mo yan. Si Marian yung laruan niya pang lalaki. Eh ano naman nga dyan, Queenie, kung panlalaki yung laruan ko, hindi naman siguro yung masama. Pang lalaki naman yung nilalaro mo, Marian. Bawal kasi yan laruin sa pambabain. Wala, nasira ko yung laruan ko. Yan kasi, nasira yung laruan niya, deserve. Eh, panlalaki din naman yung laruan mo, ha. Hindi naman ako naglalaro nito, Marian, ha. Sa kapatid ko to, iniram ko. Ilagot ka ngayon. Pag nalaman ng kapatid mo na siniram mo yung laruan niya. Hindi naman yun magagalit yung kapatid ko. Kasi, mabait yun. Hindi gaya sa kapatid mo.
Sigurado ka ba na mabait yung kapatid mo? Pag nalaman talaga ng kapatid mo na sinira mo yung laruan niya, talagang isusumbong ka talaga nun sa mami mo. Lagod ka. Eh, paano mo nalaman, Marian, na maldito yung kapatid ko? Hindi yun maldito niyo. Mabait kaya yun. Super bait. Sa laruan na ito, sa kapatid mo to. Sabi ng kapatid mo, kapag nasira ko dito yung truck-truck niya, lagot talaga ako sa kanya daw. Ano? Sa kapatid ko ba talaga yan? Naku, lagot. Lagot ako nito sa kapatid ko kasi nasira ko tong telescope niya. Kaya mag-ready ka na pag-uwi mo, Queenie. Kasi lagot ka sa kapatid mo niyan. Naku, lagot. Lagot ako nito sa kapatid ko. Sinira ko yung laruan niya. Gagawa ako ng paraan, Marian. Aayusin ko tong laruan na to. Hindi magagalit yung kapatid ko sa akin. Good luck na lang. Oh, ayan. Nandito na tayo. Handa na ba kayong tumalon? Queenie at saka Lindimi? Oo naman. Marian, sure ka ba talagang tatalon ka dyan? Tingnan mo nga, oh. Ang taas. Baka mapano ka kapag tumalon ka dyan. Yes, Queenie. Tatalon talaga ako. Kasi ang hili ko kasing tumalon ng mga matataas. Tumalon ka, Queenie. Hindi naman nakakatakot. Mabuti ka pa, Marian. You're so brave, girl. Ako kasi takot ako sa mga matataas. Hindi ko kaya tumalon. Tara na, tumalon na tayo. Oo nga, Queenie. Tara na. Nayoko. Kayo na lang. Manonood na lang ako sa inyong tumalon. Hindi ko talaga kaya. Kayaanin mo, Queenie. Eh, ako nga, kaya ko. Ikaw pa kaya? Sige na, tatalon na ako, ha. Sumunod kayong dalawa. Sige, tatalon na ako. Tayo na! Tumalon talaga si Marian? Loasan na si Marian! Marian, okay ka lang? Buti pa kayong dalawa. So brave. Hindi ko talaga kayang tumalon. Pasensya na. Uuwi na lang ako. Ano ba ito si Queenie? Para nakalim ni May, talon na tayo ulit. Marian at saka Lindimi, anong gagawin natin dito sa bird na nakita natin? Aalagaan ba natin to? O palalayain? Mas maganda, Queenie, itong nakita natin bird. Mas maganda kapag kainin natin to. Oo nga, masarap to. Ano? Pakainin natin tong bird? Kawawa naman. Mas maganda kung alagaan na lang natin to kaysa kainin. Masarap kasi to, Queenie. Magluto na. Ang cute. Wag, Marian. Kawawa naman tong bird, oh. Kapag lulutuin natin, di ka ba naaawa sa bird? Hindi. Hindi ako naaawa sa mga bird. Lutuin na lang natin to. Hindi ako papayag sa sinasabi mo, Marian. Hindi ako papayag, kawawa yung bird, oh. Mas mabuti pang patakasin na lang natin to kaysa lutuin. Baka nandito yung mami nila. Lagot tayo, kinuha natin sila. Oo nga, may mami pa to. Eh kung gusto mong papatakasin yung bird mo, Queenie, eh di patakasin mo. Etong sa akin, hindi ko to patatakasin. Kakainin ko lang to, lulutuin ko to. Ah, bahala ka, Marian. Bahala ka, baka makita ka ng mami nila. Lagot ka. Basta papatakasin ko na to si bird. Bird, papatakasin na kita, ha? Papatakasin ko na lang to. Lulutuin na kita, lulutuin na kita.
Kawawa naman yung bird na nandun kay Marian. Lulutuin ni Marian. Kawawa naman. Kailangan papatakasin ko yun. Tara, bird. Papatakasin din natin yung kapatid mo. Let's go! Akin na din yung bird mo. Kapatid niya yan. Papatakasin natin to, Lindy. Lulutuin na kita. Akin na yan, Marian. Bigyan mo sa akin yan. Papatakasin ko din yan. Kawawa naman. Go, bird. Go. 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 Kukuha ko ng mga malunggay. Kasi magluluto kami. Kami ni Lindy at saka ni Marian. Sana nakakuha na sila ng isda. Siguro may isda dito. Hala, wala. Ano ba yan? May nakuha ka na, Marian. Wala pa rin. Sabi mo sa akin may isda dito, Lindy. Meron. Maghanap ka pa. Sige. Oh, ano? Marian at saka Lindy, may nakuha na kayong isda. Kasi magluluto na ako. May nahuli na akong Queenie. Ito, oh. Wow! May nakuha na si Lindy. Isa pa. Eh, ikaw, Marian, may nahuli ka na? Meron na rin ako nakuha, no? Ito, oh. Ayan. Ang litang nakuha mong isda, Marian. Lakihan mo. Buti pa si Lindy. Ang laki nung nakuha ang isda. Ikaw, ang liit lang. Okay na to. Kunin mo na. Ito rin, Queenie. Oh! Bayan, ang liit. Buti pa yung kong Lindy. Mi. Oh. Buhay pa pala to. Malaki. Damihan niyo sa pagkuha, ha? Kasi maghahanda na ako. Panghapunan natin. Ito, oh, malunggay. Sige. Doon tayo, Marian. Mas marami doon. Sige. Doon tayo. Sana makakuha ako ng malaking isda. Lulutuin ko na to. Ayan. Mamaya pa siguro yan maluluto. Alis muna ako. Oh, ito yung mga nakuha ko. Gagawin ko tong walis. Diba ang dami? Ang ganda, oh. Ang dami naman ang nakuha mo, Marian. Yung sa akin kasi ito, iwan ko kung para saan to. Iwan ko kung anong magagawa nito. Akin ito. Eh, ano yung sayo, Lindy? Dahon lang naman yan. Bakit yan yung kinuha mo? Oo nga, ang pangit yung kalintim eh. Wala namang magagawa yan. Ang pangit. Meron kaya, no? Eh ano? Anong magagawa yung kinuha mo? Meron na. Tato kasi ito. Sige nga. Kung may magagawa ba yung kinuha mo? Watch. Wow, ang galing! May tattoo yung kinuha ni Lindy, may nadahon. Patry nga ako, Lindy. Dito yung nilalagay. Wow, may tattoo, Marian. O, tingnan mo. Ano, oo nga. Saan mo yan nakuha, Lindy, may? Nandun. Basta ako lang nakakaalam. Ituro mo naman sa amin, Lindy, kung saan mo yan nakita. Sige na. At saka itong aking ituturo ko rin kung saan to nakita. Sige, anong nagagawa niyang sa'yo, Queenie? Ito, Marian, oh, ito yung nagagawa sa akin. Madami to dun. Oh, diba? Ang ganda. Eh, katulad din yan sa akin, eh. Tignan mo.
Wow! Ang ganda ng sa'yo! Marian, ang tagal pa mawala. Yung sa'kin, ubos na. Tara, manguha pa tayo dun. Tara! Hindi ako sasabi sa kanila. Jezabel! Jezabel! Kung naririnig mo ako, kailangan ko ang tulong mo! Jezabel! Jezabel! Jezabel, magpakita po kayo sa akin! Kailangan ko talaga ang tulong mo! Sige na, magpakita ka na! Hindi na siguro magpapakita si Jezabel sa akin! Uuwi na lang ako! Queenie, anong tulong ba ang kailangan mo? Bakit mo ako tinawag? Jezabel, buti naman nagpakita na kayo sa akin. Kailangan kasi ang tulong mo. Inaway kasi ako ni Mami. Tapos yung cellphone ko na iPhone 15 Pro Max, sinira niya. Ayun lang ba? At ano naman na matitulong ko sa iyo, Queenie? Kailangan ko ulit magkaroon ng iPhone 15 Pro Max kasi kailangan ko yun sa school. Bigyan mo naman ako ng mga gold nyo dyan sa ilalim ng dagat. Ah, sige, Queen. Bibigyan kita ng mga perlas. Pero kailangan gagamitin mo ito. Pambili ng iPhone 15 Pro Max mo. Maraming salamat talaga, Jezabel. Tinulungan mo ko. Sige, kukunin ko lang. Magantay ka dyan, ha? Sige po. Yes, hindi ko na kailangan manghingi kay Mami ng pera pambili ng iPhone 15 Pro Max. Ito na yung mga perlas, Queenie. Ibili mo to, ha? Sige po. Maraming salamat talaga, Jezabel. Sige po, Jezabel. Uuwi na ako. Maraming salamat talaga dito sa perlas, ha? Walang anuman, Queenie. Pag may kailangan ka, tawagin mo lang ang pangalan ko. Jezabel! Walang tao sa bahay nila, Queenie. Kukunin ko yung mga prutas sa likod ng bahay nila. Ang daming bunga! Diyan ka muna, Tito Bear, ha? Kasi kukuha pa ako ng mga prutas. Diyan sa itaas, oh, ang dami. Deber, hindi naman to sa akin, ah. Baka may umakit nga. Meron nga si Marian. Marian! Queenie, mangingi ako ng prutas, ah. Ikaw pala yung umakit. Magnanakaw ka talaga. Baba! Bakit ka umakyat sa prutas namin, Marian, tapos hindi ka nagpapaalam? Alam mo bang masama yung ginagawa mo? Magpapaalam sana ako, kaso umalis pala kayo. Walang tao sa bahay nyo, kaya umakyat na lang ako. Hindi naman kami umalis, ha. May tao naman sa bahay namin. Dapat sa susunod, Marian, magpapaalam ka muna bago ka umakyat. Papayagan ka naman namin. Sige, magpapaalam na ako. Queenie, pwede ba manghingi ako ng orange nyo? Tutol, nandito ka naman. Sige, pero sasama ko umakyat para malaman ko kung ilan yung kukunin mong orange dyan sa taas. Sige, tara. Tara.
Ipapakita ko itong mga drawing ko kina Queenie at saka ni Lindy Me. Talagang mapapamangha sila sa mga drawing ko. 5 araw ko itong pinaghihirapang i-drawing. Ang ganda talaga ng mga drawing ko. San tayo, Lindy Me? Di ko alam. Maglaro na lang tayo. Ay, ayun sila. Queenie! Lindy Me! Andito na pala si Marian, oh. Tingnan niyo yung drawing ko, ang ganda. Patingin niya. Maganda ba 'to? Maganda 'yan, no. Maganda kaya yung mga drawing ko. Ipapakita ko pa 'yan kay teacher. Ito, maganda yung drawing mo, Marian. Diyos ko, Marian, ang pangit kaya. Lalo na to, oh. Pag nakita to ni Ma'am, Diyos ko, magagalit yun kasi ang pangit ng mga drawing mo. Oo nga, super pangit. Hindi mo ma-appreciate yung mga drawing ko. Palibhasa kasi, hindi ka marunong mag-drawing. Ako? Hindi marunong mag-drawing, Marian? Diyos ko, kahit ikaw nga i-drawing ko. Eh, totoo kaya? Hindi ka marunong mag-drawing. Akin na nga yung mga drawing ko. Akin na yung mga drawing ko. Alam mo ba, Marian, kung anong mas nababagay dito sa drawing na ginawa mo? Queenie, gawin mo na! Eh, anong gagawin mo sa drawing ko? Okay na yan, Queenie. Okay na yan, Queenie. Oops! Napunit! Queenie, yung drawing ko, bakit mo sinira? Ito kasi yung nababagay, Marian, sa mga drawing na antapangit. Oops! Napunit ulit. Queenie, wag! Oops. Napunit ulit. Ayaw ka, Queenie. Susumbong kita sa mami ko. Eh di magsumbong ka, Marian. Oops! Tara na. Ibibenta ba natin to? Ano ka ba, Lindy Me? Anong ibibenta? Kakainin natin to. Ah, ganun ba? Oo. Eh, ano pala to? Utap to, galing to Cebu. Dala ng mami ko. Ah? Sige na, kainin na natin to. Sige, kumuha na kayo, tabi sa isa. Teko, ano kayang ginagawa ni Marian at saka ni Mickey at saka ni Lindy Me dun? Parang may binibenta silang pagkain, ah. Puntahan ko nga tapos bibili ako. Talap! Talap, 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 talap. Uy, Marian, binibenta nyo ba yan? Ah, mahingi, ay. Ay, oo, oh, oh, binibenta namin to. Sabi mo, Marian, hindi ito ibibenta ko. Magkano ba isa, Marian? Para kasing ang sarap niya, no? 1,000 isa, Queenie. Meron ka ba nun? Meron naman. Marami akong pera dito sa bulsa ko. Makakapera na si Marian. Ilan ba bibilin mo, Queenie? Isa lang, Marian. Isa lang pala. O sige na, bumili ka na. $1,000, di ba? Oo. Oh, ito $1,000, oh. Oh, ito na. Ano kaya to? O sige, Marian, ah. Alis na ako. Bibili ulit ako kapag masarap to. Sige, bye-bye. Ang mahal naman yung utap mo, Marian. Oo nga, 1,000. Ano ba kayo? Huwag kayong maingay. Ginawa ko lang naman yun para may pambili tayo ng maraming utap. Tara, bili pa tayo ng maraming utap. Ang sarap talaga nitong utap galing Baguio. Buti na lang bumili ako.
Kakarating ko lang kasi galing Baguio eh. Pumunta kasi kami ni Mami dun kahapon. Salat? Ang salat naman yan, Queenie! Nandito na naman yung mga patay gutom na bata. Siguro manghihingi na naman yan sila. Salat kasi yan. Salat na talap. Pahingi kami. Sige na. Sige na nga, bibigyan ko kayo. Pero basta pag maglalaro kayo ay isali niyo ko. Yun lang ba, Queenie? Huwag kang mag-alala, pasalihin ka namin sa lahat ng mga laro namin kapag maglalaro kami. Oo nga, bigyan mo na kami. Please. Oh, sige, pull in line kayo. Pull in line. Pull in line. Ako muna. Ganyan dapat. Pull in line. Ah! Next! Ah! Oh! Bibigyan ko pa ba yan si Mickey? Para kasing busog na siya eh! Dalian mo na, Queenie! Nagugutom na ako! Oh! Yay! Talap-talap! Oh, ayan! Nabigyan ko na kayo. Pagkatapos nyo dyan na, maglaro na tayo. Sige, Queenie, tapusin lang namin to. Talap, 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 talap.